Positibong tinanggap ng National Reintegration Center for OFWs o NRCO ang mungkahing pagpapaigting at pagpapabilis ng pagproseso ng aplikasyon para sa reintegration program ng mga OFW sakaling naisin na umuwi sa Pilipinas. Si Jericho Alcalde, magbabalita. Welcome development para sa National Reintegration Center for OFWs o NRCO, ang pagpuna ng ilang mambabatas sa umano'y mabagal na proseso ng aplikasyon para sa reintegration program ng mga nagbabalik bansa ng mga overseas Filipino workers. Sa isang panayam matapos ang isang OFW event sa Malaysia nitong linggo, Setyembre 24, sinabi ni Assistant Secretary for Reintegration ASEC Venecio Legaspi na ang nasabing pagpuna ay maaari paaniyang maging daan para mapaayos ang serbisyo ng gobyerno na may kinalaman sa reintegration program para sa mga OFW. This is only one way of us para mapa-improve namin yung pagbibigay namin ng serbisyo sa mga OFW. Nangako naman ang NRCO na tutuparin nila ang direktiba ng yumaong si dating DMW Secretary Susan Ople na ang pamahalaan ang siyang maglalapit sa mga serbisyo ng DMW. Hinihikayat niya rin ang iba pang ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa NRCO at sa DMW upang mas lalo pang mapaigting ang pagbibigay ng serbisyo sa mga uuwing kababayan. That's actually a very good challenge for us para malaman namin na yes, we have a long way to go para maging maayos talaga ito nga. This has been here for 16 years. Okay? So we need cooperation ng lahat. This not only in RCO, this not only DMW, this not only OWA. This should be a whole of government, whole of society approach to make sure na maging successful ang reintegration. Ukol naman sa umano'y pahirapang proseso ng aplikasyon para sa mga nais makakuha ng benepisyo sa ilalim ng reintegration program. Nilinaw ni ASEC Legaspi na may mga prosesong isinasagawa ngayon na kinakailangang i-review at kailangang i-streamline. Pero sinisikap naman daw ng ahensya na mas mapadali pa ang proseso nito. Konting hiccup lang doon sa pag-apply, pero syempre mayroon kasi tayong mga proseso na ngayon nire-review. If you will just remember, nagpalabas lang ang DMW ng bagong guidelines about recruitment ng land-based na pinashorten namin, pinayos kasi yun ang gusto ni Secretary. Kaya nandito ngayon ang NRCO, ang Office ng Assistant Secretary for Reintegration para itong mga proseso na to na sa tingin natin ay hindi nakakatulong, kailangan i-streamline. East of doing business. Matatanda ang iminungkahi ng OFW party list na i-level up ang reintegration program ng pamahalaan dahil raw sa patuloy na ulat ng ilang OFW na nahihirapang mag-adjust at makapagtrabaho pag-uwi ng Pilipinas. Nagbigay ng pahayag si OFW party list Marisa Magsino sa isang public forum kaugnay sa mga karapatan at reintegrasyon ng kababaihang migranteng manggagawa sa Pasig City noong Miyerkules, kung saan sa gitna nito may ilang balik bansa na OFW ang nagbahagi ng ilang saloobin kung gaano kahirap makakuha ng tulong sa gobyerno sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, Jericho Alcalde, SMNI News, Malaysia.